preview. Hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel again. Sa araw na to, gusto ko lang magbigay ng reaction dun sa nag-viral na tae content ni Sir Zack. Ang tanong ko, dun sa mga kumukontra, lalo na yung ilang motovloggers na naispatan dun sa video na yon, ano bang mali dun sa tae content? Hindi naman sinabi na pag tae content, yung mga video mo, ibig sabihin ay walang kwenta. No? Ang ibig sabihin doon, safety awareness. Di ba? Kahit naman walang kabuluhan yung content mo, hindi matatawag na tae content yon. Ang sinasabi lang ni Sir Zack na tae content is yung mga nangangamote sa kalsada. Nangangamote. Ibig sabihin, wala ka naman sa racetrack, pero kung magpatakbo ka, walang habas. Hindi mo ba naiintindihan doon sa mga kumukontra? Hindi nyo ba naiintindihan na hindi lang buhay ninyo ang nilalagay nyo sa peligro, kundi buhay din ng mga nakakasalubong nyo sa kalsada? Diba? So, anong mali? At saka unang-una, kung mapapanood nyo yung video ni Sir Zack ng Thai Content Part number 2, hindi naman siya ang nagsabing pigilan kayo eh. Hindi naman siya ang pumipigil sa inyo. The LTO ang nag-reach out kay Sir Zack para warningan ang mga kasama niya sa industriya, lalo na sa pagmumotor. Di ba? So, kasalanan ba ni Sir Zack yun? Mabuti nga may warning pa eh. Di ba? Concern pa siya sa inyo na may warning sa inyo. Baka mamaya niya, ipatawag na lang kayo sa LTO. Kagaya nung isang vlogger na kilala ko, pinadala siya na show cause order ng LTO. So gusto niyo pa humantong pa kayo sa ganun? 'Di ba? Possible ma-revoke yung driver's license niyo dahil sa mga ginagawa niyo. At sabihin niyo, may narinig pa ako. Coming from an attorney ha, attorney pa. Parang ang dating tinotolerate niyo pa yung ganung klaseng gawain, 'di ba? Kaya nga tayo tinawag na influencer eh. Diba? Ini-influence natin yung community. Yung mga makakapanood sa atin, ini-influence natin sila. So, ini-influence natin sila, nagayahan yung ginagawa nyo. Na nandun kayo sa National Highway, tatakbo kayo ng 100 mahigit. Diba? Alam naman natin, ang disgrasya, hindi natin masasabi kahit kailan. Yung nga mabagal ka magpatakbo. Diba? Mabagal magpatakbo, nadidisgrasya pa. What more? Kung tatakbo ka ng 100 mahigit, 100 kilometers per hour, mahigit, nakikita ko pa, mahigit. Oo, di ba? Oo, sige, para lang ma-entertain. But it is the right way ba? Na-entertain mo yung mga viewers mo? Hindi, di ba? Pwede naman yan. Entertain mo yung viewers mo, patakbuhin mo kahit 300 kilometers pa yung motor mo, basta nasa tamang lugar ka. For example, nasa racetrack ka. Diba? Doon mo ipakita yung galing mo kung gaano ka kabilis mag-drive, magmaneho, magpatakbo ng motor. Huwag doon sa i-endanger mo pa yung mga taong walang kinalaman sa mga pinagagawa nyo. Diba? Ako, personally, nagbumotor ako, bumotovlog ako. Pero hindi ko yata magagawa na paharurutin ng todo-todo ang motor kasi mahal ko buhay ko. May pamilya ako, may anak ako. Diba? Sana ganun din kayo mag-isip. Diba? Unang-una may uuwi ang kayong pamilya. Iisa lang ang buhay natin. Papaano kung sakaling matsambahan ka? Sobrang bilis mo. Walang ang tao. Pero may biglang tumakbong aso. Nasa kasama yung aso. Ano mangyayari sa'yo? Diba? There's always a room for improvement. Ika nga. Diba? Kung nakita mo na, ayan na. Eye-opener na to para sa ating mga nagmamotor. Eye-opener yan. Na may panahon pa para baguhin natin yung mga ginagawa natin.
Wala akong ano ha, wala akong sinasabing napaka-perfecto ko ha. Doon lang tayo doon sa sinasabing tay content. Tay ka sa kalsada, kamote ka sa kalsada, 'yan. Doon lang tayo. Everything else, anything else, wala akong say doon. Halimbawa, walang kapararakang mga prank, walang kapararakang, 'di ba? Kanya-kanya tayo, pero 'yun lang talaga ang sana magbukas ating isipan na baguhin natin. Yung pagiging kamote sa kalsada. Wala namang iba, 'yun lang naman ang pinupunto ni Sir Zac doon, eh. 'Di ba? And then wala naman ako nakikitang mali din. No? In fact, most of the viewers nga, kung pabasahin niyo yung mga comments, sumasang-ayon sila kay Sir Zac Lucero ng makina. Di ba? Ano nga naman ang masama doon? Well, kung gusto mo, kung ayaw niyong sumunod talaga, kung halimbawa gusto niyo pa rin ipagpatuloy yung gano'n, haro-haro, then nasa sa inyo na yun. No? Wala na lang magiging sisihan kung halimbawa mahuli kayo ng LTO, padalang ka ng show cause order. Kasi, bakit kayo mapapansin ng LTO, ng ating gobyerno? Kasi yun yung pinapalabas yung sa video nyo eh. Diba? Malalaman at malalaman, mapapanood at mapapanood. Diba? Nasabihin nyo, minsan nyo lang ginawa, legal na pala ngayon ang gumawa ng paminsan-minsan, nang gumawa ng illegal. Diba? So sana maging aral sa atin lahat yan, maging eye-opener sa ating mga nagmumotor. No? Doon lang tayo dun sa pagkakamote sa kalsada. Anything else, wala na akong say doon. Kahit anong gawin nyo, wala na tayo doon. Basta, yung safety awareness lang natin pagka nagmumotor tayo sa kalsada. Okay? Sana maunawaan natin lahat, no? Ang pinagsasabi ni Sir Zac. Eye-opener, warning, yan yon. Concern lang din siya sa atin kasi we belong in the same community. Diba? Yun lang. At that's my short reaction video for the viral video na Thai content. Okay? Thank you!